Okay, hello, shoutout sa inyo. Sa problem natin, meron tayong square na ang area daw ay 160,000. So malalaman natin na ang isang side ay 400. Tapos nun, meron tayong flagpole sa consecutive vertices sa A, B, and C. Pag sinabing consecutive, magkakasunod. So, may point tayo dito. Kukonnect natin yan. At, eto. Titingnan natin sa side view. Side view. Mula sa OA. Yung OA side na yan, side view. Meron tayong height ng pole. At yung height ng pole natin ay perpendicular sa lupa. At meron siyang angle na 45 degrees. So since 45 degrees ito at ito ay 90 degrees, ito ay magiging 45 degrees din. At malalaman natin, since parehong 45 degrees ito, H din ang sukat ng ating AO. Tingnan din natin yung side view ng OB at OC. Ito yung sa OB. OB. Ito yung height ng pole. Sabi magkakaparehas daw ang height ng pole. Tapos sa OC. OC. Pareho silang 60 degrees ang vertical angle. Mula sa sukatawa, malalaman natin ang sukat ng OB bilang H over tangent 60. Ganun din sa OC, parehas lang sila. H over tangent 60. OC dogs. Okay. Next naman, titingnan uli natin sa ano, sa top view. Dahil dito, nalaman natin ang OC at OB ay parehas. Bari, magkakaroon tayo ng isosceles triangle. Pag gumawa tayo ng ano, ng line, perpendicular line mula sa point O papuntang BC, ayan, mababisect niya yung BC. Bale, magiging 200 ito at 200 ito. Kasi diba ang isang side ay 400. Gawa rin ulit tayo ng ano, ng perpendicular line mula sa O papuntang AB. Perpendicular. Di na siya bisect kasi di naman sila isosceles triangle. Pero malalaman natin mula dito ang sukat nito at mula sa O papuntang AB 200, kasi tingnan mo, parallel sila dito sa side na to, 200 sila pareho. Okay, mula dyan makagawa tayo ng dalawang panibagong triangles. Okay, 200 to, ah. Mula pa rin pala dito, di ba 400 ang side na to? Tawagin natin siyang A. Tapos itong isang to ay 400 minus A. Okay. Ayan na. Mula doon sa triangle na pinag-usapan natin kanina. Gawin na natin. Idadrawing natin siya ulit. Ito yung OA. At ito ang sukat niya ay 200. Okay, nice. Perpendicular siya. At ang sabi mo kanina, ang sukat ng OA galing dito sa triangle na to, OA ay H. Yan. At ang side na to ay A galing naman dito sa top view. Next, yung isa pang triangle na ito, isa may OB. OB. Perpendicular siya. O at 200 din siya. Nice. Sabi mo ang sukat ng OB ay H over tangent 60. Ano ba yung tangent 60? Pag kinalkulate natin yan, square root of 3 lang. So, OB ang sukat na H over square root of 3. Mula dito sa dalawang triangles na to, magawa tayo ng ano, Pythagorean theorem na equation. Dalawang equation. Gawin na natin. H squared minus 200 squared equals A squared. Sa isa naman, dito naman, H over square root of 3
squared yan, minus 200 squared equals, yung side na to, ang sukat na kanina ay 400 minus A. So, squared din natin yan, 400 minus A squared. I-separate natin yung H squared. H squared is equal to A squared plus 200 squared. Dito naman, simplify na natin ito. Simplify natin itong equation to. H squared, itong term lang na ito, over 3. Kasi square root of 3 squared equals 3. Ayun na, 200 squared. Ito rin, i-expand na natin siya, 400 squared. Minus 800A plus A squared. Grabe, ganun sulit ko. So, tawagin natin siyang equation 1 at ito naman ay equation 2. So, may kita natin may dalawa tayong unknowns, H and A. So, substitute na natin ang H squared na ito dito. Mula sa equation 1 papunta ng equation 2. Next na, A squared plus 200 squared over 3 minus 200 squared equals 400 squared minus 800A plus A squared. Isa na lang ang ano natin at malalaman natin ang A. Mag-shift calc ka na lang tropa. Ang A natin ay 882.8427. So nakita natin sa problem ano, geometrically impossible na ang OA ay mas maliit sa 200. Kasi nga, tingnan mo, hypotenuse siya eh. So, itong value na to, bawal siya maging mas maliit dito. So, balik tayo doon sa may 882. Ang side natin ay 400. So, bawal din siyang lumampas ang A na ito sa 400. So, may isa pang value ang A. Masasub natin yan. Ang value niya ay 317.157. 3. Yan. At nakuha na natin yung A. I-substitute na lang natin siya dito. Dito. Makakuha natin ang value na H. Ang height ng pole ay 374.9516569. At ayun na, ang height ng pole natin. Nice.